Okay, so yun, kamusta mga boss? So magandang araw po sa ating lahat mga boss, ano, at sana'y maayos ang ating mga kalagayan dyan. So sana'y palagi tayong iniingatan ng Panginoon mga boss. Okay, so ngayon kasi meron tayong ano, pag-uusapan syempre, tungkol syempre sa mga gamot. Kasi bilang hog racer mga boss, ano. So kung gusto ninyo talagang kayo'y maging, kumbaga, knowledgeable sa pag-aalaga ng baboy, lalo na doon sa mga medication. Kasi hindi naman natin maiwasan mga boss na yung mga alaga natin, nagkakasakit po talaga yan. Hindi naman maiwasan kahit halimbawa magaling ka doon sa prevention na side. Hindi pa rin maiwasan talaga yon mga boss kahit magbakuna ka na. So ganun pa rin. Pero at least, may idea tayo mga boss. Ano, kay, kung halimbawa ganun nga, magaling ka doon sa prevention na side, hindi naman ibig sabihin na wala ka ng alam doon sa treatment na side or hindi mo na kailangan malaman yon. So kailangan, kung talagang gusto nating maging maayos ang ating pag-aalaga sa mga baboy, ay open-minded tayo, kumbaga gusto nating malaman lahat ng mga areas ng pagbababoy para maging ano, hindi tayo malugi mga boss, lalo na tayo mga ano, lalo na po tayo mga backyard hog racer mga boss. Meron ako dito mga dalang gamot. Okay, so ito kadalasan ginagamit ko sa farm mga boss. At ang problema ng ibang mga hog racer, yung mga nagtatanong sa atin mga boss, pagka nagsasabi ako ng gamot na halimbawa ituturok sa kanilang alaga, is tinatanong nila kung ilang ml, kung ilang araw. So sabi ko nga, kung minsan kasi, sabi ko, basahin nyo po yung nasa likod ng, ano, ng bote. So yung pag-uusapan muna natin ngayon mga boss, yung mga injectable, ano? So yung mga nasa bottle. So ihiwalay natin yung discussion doon sa mga nasa sachet naman. Pero kung makukuha ninyo yung konsepto mga boss, halos pareho lang din naman, ano? So, ito syempre, halimbawa may gamot ka, ano? May mga gamot ka. So napakahalaga ng alam mo yung mga label nito. Halimbawa, alam mo na yung medicine na gagamitin mo doon sa alaga mo. So upon knowing the illness or sickness of the pig, so alam mo na, aware ka na doon sa sakit niya, then you'll come up to a certain medicine na gagamitin mo. So yung ibang mga viewer natin minsan nagko-comment na ang dami mo namang itinuturo, ang dami mo namang gamot na ginagamit. Mga boss, kailangan natin talagang malaman kasi hindi tayo pwedeng mag-stick doon sa isa lang. Kasi halimbawa, yung ginamit mong medicine is hindi tumalab, then ano na lang yung gagawin mo? Wala ka nang gagawin? Hindi naman pwedeng ulitin mo ulit yon, kasi baka mag-overusage ka doon sa gamot. Yung magiging problem natin is magkakaroon tuloy ng antibiotic immunity yung alaga mo. Kung saan yung mga bacteria immune na doon. Lalo na yung pag-uusap natin dito is more on antibiotics mga boss, ano. Kasi same concept lang naman doon sa ating mga vitamins and minerals na ginagamit or itinuturok sa ating mga alaga. So same concept lang mga boss. So kailangan alam nyo yung labeling ng ating mga gamot. Kung ano ang nakalagay dito, syempre kailangan nating magbasa mga boss, ano. Napaka-importante ng kinokomprehend natin yung gamot na ginagamit natin sa ating mga alaga. Kailangan knowledgeable tayo doon, alam natin. So, halimbawa, pag may nagsabi sa'yo na ito yung gamitin mo, edi syempre mag-research ka muna, alamin mo muna kung paano ba gamitin yung gamot na yon, or kung ano bang tamang ano, dosage, anong tamang administration, yung tamang paggamit. Yung mga contraindication mga boss, kailangan maging aware ka doon, hindi ka basta turok lang ng turok. Kasi meron ngang mga tinatanong ko, hindi daw tumalab yung ganitong gamot. Sabi ko palagi sa kanila kasi yung gamot na yan, hindi maaring hindi tatalab yan. Kasi yan ay laboratory made, gawa yan ng mga company na pinag-aralan talaga yan, maliban na lang kung fake yung gamot, ano. Pero kung yung gamot naman ay genuine, talagang made by that company, yung company talaga na yun nung, yung gumawa niyan, then most likely tatalab yan. Ano yung naging mali mga boss? Saan yung error? Doon yon sa naggagamot. Doon yon sa may-ari or technician na naggagamot ng baboy na yon.
Kasi maaaring mali sa administration, mali sa dosage. Most likely, mas malala kung mali yung gamot na itinuturok niya doon sa sakit ng alaga niya. So, ganun yun mga boss. Ano? So, yung pag-uusapan lang naman natin ngayon is yung nasa label. Halimbawa, ano yung nasa harap, nasa likod, ganun. So, umpisahan natin dito mga boss, ano, yung alamisinil A. I'm your host, Engineer Marquez of Carnoso Pig Farm TV. Carnoso will raise pigs for healthy living. Kasi ito yung paborito nating ginagamit. Kasi yung alamisinil ay mga boss, or yung oxytetracycline dihydrate mga boss. Ito dapat maalaman nyo to eh. Yung alamisinil ay brand yan. Brand name yan. Yung oxytetracycline, yung generic name yan. Generic name kadalasan, yan yung content ng ating gamot. Yan yun. So, halimbawa, itong alamisinil ay, yung laman ng alamisinil ay is oxytetracycline. Yan yung antibiotic or classification ng antibiotic na andito sa bottle na to. Okay? So, oxytetracycline. So, pag sinabi ko halimbawa magturo ka ng oxytetracycline, hindi naman palaging alamisinil A lang. Kasi may mga ibang company na meron din silang oxytetracycline. Halimbawa yung sustalinil A, oxytetracycline. Tramisinil A, marami yan, Robel A. Mga oxytetracycline yan mga boss. So dapat aware ka doon sa generic. Malalaman mo naman yung generic name kasi yan yung nasa box dito sa harap. Yan no? Nakalagay o, nakabox pa, oxytetracycline. Malalaman mo naman yan eh. Tapos dito tayo sa likod. Merong mga contraindications, warnings, storage conditions, cautions, yan, formulation, indication, dosage and administration, withdrawal period, further information. So dapat ito mga boss. At talagang nag-aano tayo, kailangan basahin natin. And hindi lang basa kundi with comprehension or iniintindi natin yung nakasulat mga boss. Lalo na dito tayo muna sa ano, sa dosage and administration. Halimbawa yung alamisinil eh, kasi may na-encounter ako, nagtanong sa akin na nagturok siya ng 3 days daw ng alamisinil eh, araw-araw. Sabi ko hindi ganun. Pagka mga LA, may nakalagay na LA, mga long acting medicine, hindi yan araw-araw, one shot lang yan mga boss. Tapos pwede mo yang ulitin after 2 days or 3 days. Kung wala sa bottle mga boss, minsan nakalagay yan doon sa box. Or doon sa loob ng box mga boss, meron yang ano. Halimbawa dito sa box na to, meron yang papel na nakalagay. Andun yan, nakalagay yan doon. Halimbawa yung alamisinil A, nakalagay yan doon sa box na ano. After 2 days or 3 days, pwede mong ulitin. Parang magbo-booster shot ka mga boss. Pero after nyan, hindi ka na pwedeng gumamit ulit nito. On that same pig na gagamutin mo, na lalo na kung yung duration is napakaikli. Halimbawa, after mo mag-booster shot, di pa rin gumaling. Di mo na pwedeng ulitin yan na after 2 days, turukan mo ulit. Mag-overuse na tayo doon sa gamot in which hindi naman tumatalab na. So kailangan magpalit tayo ng antibiotic na gagamitin doon in which hindi na doon nahuhulog sa oxytetracycline. Baka naman kasi palitan mo, halimbawa alamisinil eh, tapos papalitan pala eh, so gagamit ako ng ano, sustalinil eh. Hindi ganun, kasi oxytetracycline pa rin yun. Kailangan lumipat ka doon sa ibang classification naman ng antibiotic mga boss. So kailangan yung classification ng antibiotic, alam mo rin. So yung nakalagay dito na generic name, yung content niya halos. So ganun yun eh. Diba, oxytetracycline. So lipat ka doon. Halimbawa gamit ka ng Robipin strip. O kaya gamit ka ng Elispeak. O kaya gamit ka ng ano, Tylosin. So iba namang classification nito ng mga antibiotics eh. So wag palaging oxytetracycline.
So, halimbawa ito, alam mo si nila eh, dosage and administration. So, yung dosage nito is 1 ml per 10 kg body weight. Madali namang intindihin yun eh. 1 ml per 10 kg body weight. So, 1 ml kada 10 kilo ng bigat ng baboy na yon. So, ma-estimate mo, halimbawa, 100 kilograms yung baboy mo. So, ilang ml ng alamaysa nila yung ituturok mo? Siyempre, 10 ml. Diba? 10 ml yun kasi 100 kilos yung baboy mo. Eh. Madaling basic mathematics lang yun, mga boss. Kasi yung iba, 100 kilograms na pala yung baboy niya, itinurok niya 5 ml lang. So, anong mangyayari? So, based doon sa description, sa dosage, underdose ka na. So, paanong tatalab yan? Underdose ka na eh. So, pagka underdose, malala yan na problema. Kasi yung gamot mo hindi tatalab doon sa baboy, yung mga bakterya doon may immune lang lalo. So, magkakaroon pa sila ng immunity. So, magturok ka ulit, tamang dosage na. Halos hindi na rin tatalab kasi na-immune na doon sa itinurok mo na una. Diba? So, kaya nga sinasabi ko, halimbawa 100 kilograms. Yung iturok mo dyan, yung minsan sinasabi ko is, halimbawa 100 kilograms, 15 ml yung iturok mo. Slightly overdose, taasan mo ng konti doon sa nakalagay na dosage sa bottle. So, ginagawa natin yun yung pagsa slightly overdose para sigurado tayo na hindi tayo mahuhulog doon sa underdose. At based on my experience, ganun talaga yung pagtalab ng mga gamot. Kailangan siyang slightly overdose hanggang minsan nga maabot ako doon sa double dose. So, yun ay depende na doon sa monitoring mo sa baboy. Kailangan alam mo rin tumingin sa baboy kung tumatalab ba yung gamot after one day o kumusta na ba yung baboy. Gumana ba yung antibiotic na ibinigay ko? Kasi kailangan after one day, lalo injection. Kailangan mayroon kang response na makikita doon sa baboy. Kailangan yung baboy nag-respond doon sa gamot. Kasi pag hindi yan nag-respond, ibig sabihin, maaring mali yung gamot na itinurok mo or mali yung dosage na ibinigay mo. Okay? So, check mo rin yung administration. Yung administration naman is kung gaano katagal ibibigay mo yung gamot. Halimbawa, one shot lang ba yan? 2 days ba yan? 3 days ba yan? So, ganito ang mga LA, yung mga long-acting medicine, kadalasan yan, one shot lang yan. Then, nagbo-booster shot ka after 2 to 3 days. Depende kung nag-respond o hindi. Pero minsan ako, pagka hindi nagre-respond dito sa one shot or long-acting medicine, iniiba ko na, nagsiswitch ako ng antibiotic. Kasi lalo kung nag-slightly overdose ako, yung isip ko nyan is nakasettle na doon na talaga mag-take effect yan. Doon sa sakit ng alaga natin, lalo determined mo naman kung ano yung sakit ng baboy. Ngayon, kung determined mo kung ano yung sakit ng baboy, tapos tamang gamot ibinigay mo, tinurok mo, slightly overdose, hindi nag-take effect, naglilipat na ako nyan ng ibang gamot naman. Okay? So, ganun yun. So, ganun yung itong halimbawa alamaisin LA. So, dapat alam ninyo kung paano basahin at i-comprehend yung mga nakasulat dito, mga boss. So, ganun lang naman yun eh. Storage conditions not exceeding 25 degrees centigrade. Kaya kailangan protect from light. So, kailangan hindi naarawan yung gamot. Mga basic na kaalaman, mga boss. 25 degrees centigrade, that is room temperature, mga boss. So, kailangan itong gamot na to, hindi na arawan, nakatago dapat doon sa may sulok ng halimbawa, meron kang medicine cabinet, ilagay mo doon. Make sure lang yung medicine cabinet mo, hindi na directly hit or not directly hit by the sunlight. Okay? So, dapat hindi na arawan, lalo yung medicine cabinet natin, mga boss. So, ganun, para hindi mawala yung potency ng ating mga gamot. Okay, so, mahalaga din yung withdrawal period, mga boss, kasi may nagtatanong sa akin. Nag-inject kami ng antibiotics sa alaga namin, pwede ho bang katayin? Kasi birthday po ng anak ko, sabi niya. So, sabi ko, kailan kayo nag-inject? So, ano, wala pang 10 araw, tapos kakatayin na yung baboy. Sabi ko, ganito, nasa sa inyo po yan. Halimbawa, lalo kung kayo yung kakain yan, bahala po kayo. Basta ganito yung withdrawal period ng gamot na yan. Ibig sabihin kasi ng withdrawal period, mga boss, kung saan mo mawawala na yung effect ng antibiotic doon sa katawan ng baboy para siyang magsasubside. So, mawawala na yung effect, wala ng antibiotic residue lalo doon sa meat ng baboy natin.
So hintayin dapat natin na mawala 'yon bago natin kainin yung baboy, kasi kung meron pa yang mga antibiotic residue doon sa meat, is matatransfer yan doon sa kakain ng baboy. Okay? So ganyan 'yun, kaya yung mga tao ngayon madalas ano na sila, immune na doon sa mga antibiotics, kasi dahil sa mga pagkain na merong mga antibiotic residue, mga boss. So ito halimbawa, story withdrawal period. So pigs, 14 days after the last treatment. So after the last treatment, yung last inject mo sa baboy, 14 days bilang ka. So after 14 days pwede mo nang katayin yung baboy. Pero within the duration ng 14 days na yon, yung 2 weeks na yon, hindi talaga pwedeng katayin yung baboy, mga boss. So basta ganun, hindi pwede. Nasa sa inyo na yan kung kakatayin nyo hindi. Basta based on the label, hindi siya pwede. Okay? Ito, meron tayong tylosin. Tylosin naman. So this is tylosin tartrate, mga boss. So iba na siyang classification ng antibiotic naman. So yung kanyang dosage, doon sa mga pigs, cows, pigs, goat, sheep, that is 1.25 to 2.5 ml per 50 kg body weight. So at maximum dosage, 2.5 ml per 50 kg. So at minimal dosage naman, that is 1.25 ml per 50 kg body weight. So ang kinukuha ko dyan madalas yung maximum na dosage sa kaniyang timbang. Halimbawa yung 50 kg kinukuha ko dyan is 2.5 ml. Kasi doon na ako sa medyo magte-take effect talaga siya. Halimbawa yung baboy natin is 100 kg. Based dito sa dosage, dapat 5 ml yung tamang dosage niyan. 5 ml ng tylosin doon sa 100 kg na baboy. Kaya lang sinasabi ko nga sa inyo, at least slightly overdose. Kaya pag 100 kg yung baboy, kadalasan sinasabi ko mag-inject ka ng 7 ml or 8 ml ng tylosin. So, nilalampasan ko yung dosage ng gamot natin based dito sa description. Tapos doon naman sa administration nito, do not exceed 3 days of treatment. So, huwag kang lalampas ng 3 days. So, ibig sabihin, pwede kang 1 day lang. Depende kung nag-take effect na doon sa alaga mo. Pwede 2 days, pwede 3 days. Depende na yan sa monitoring mo doon sa baboy. Pero kadalasan ako pag gumagamit ng tylosin, 2 to 3 days siya. So, halimbawa, nag-take effect na doon sa unang inject, pina-follow up ko pa talaga siya para talaga maging clear siya doon sa bacteria na nag-cause ng kanyang sakit. So, 2 to 3 days ginagamit ko yung tylosin. Depende. Kung 2 days naman nag-take effect yung gamot, nag-inject pa ako ulit after 3 days. After sa ika-3 days na. So, wag ka lang aabot ng 4 days, mga boss. Kasi, yun yung limitation sa administration nitong gamot natin. So, ganun, mga boss. Storage naman, not exceeding 30 degrees centigrade. Okay? Or 30 degrees Celsius, mga boss. So, room temperature pa rin dapat siya. Ito, meron naman tayong yung LSPIC na ginagamit doon sa pagtatay madalas. Lalo doon sa mga E. coli, mga boss, yung pagtatay na commonly pag nagtay yung baboy mo, umpisa niyan, is E. coli na bakterya yung nagpapatay dyan sa alaga mo. So kadalasan LSPIC yung sinasabi kong igamot ninyo. So yung LSPIC naman natin, yung dosage niya, swine, 1 ml per 10 kg body weight for daily for 5 days. So 5 days po ito, hindi ka... Ang iba kasi ginagamit isang turok lang. Tatanungin mo, sir, hindi tumalab yung gamot ilang turok ba? Isa lang. Ako hindi, ganun kasi yung gamot niya sabi 5 days Diba dito sabi 5 days. Tapos 1 ml per 10 kg body weight. Halimbawa yung biik mo is 10 kg na siya. So 1 ml, pero yung ginagawa ko nga mga boss, ginagawa ko lang ha, is slightly overdose. Kaya pagka 10 kg yung baboy mo, yung bigat niya, ginagawa ko pag nag-inject ako nito, maabot ako ng 1.3 hanggang 1.5 ml. Hindi lang 1 ml. So, dun nasa part ko yan. So, bahala kayo kung kayo susundin nyo itong 1 ml per 10 kg, yung description. Pero, yung part ko naman is slightly overdosing yung ginagawa ko, mga boss. Base doon, naka-base din doon ako sa description. Kung paano ko sa slightly overdose. Okay?
So ganun yun. Tapos withdrawal period naman nito, meat, yung karne 14 days din. So after 2 weeks bago mo katayin baboy, na-NNG-kan mo nito. Yung last treatment niya mga boss. Okay, so 5 days, 1 ml per 10 kg. Dapat naunawaan natin yan mga boss ha. Kasi merong iba. And then monitor mo yung baboy. Halimbawa, 3 days ka na nag-inject, hindi pa rin tumatalab. Kailangan tinataasan mo rin yung dosage. Okay, so nasa ano mo na yun. Nasa, kumbaga ikaw na yung, ikaw nang bahala dun. Kasi kung hindi nagtitake effect pa, so may 2 days ka pa naman. Halimbawa, 3 days ka na nag-inject. May 2 days ka pa naman. Pero tingnan mo, kung tumatalab siya, kailangan adjustan mo rin yung dosage. Pataas, huwag pababa, mga boss. Promotion time. Yung ating Wind Dragon Strong Vita, mga boss, salamat po sa mga nag-o-order nito ng paulit-ulit. At sana po mag-order kayo doon sa mga hindi pa naka-order. I-PM nyo po ako. PM nyo lang ako. Contact nyo po ako, mga boss. At pwede kayo doon mag-order nito sa akin, mga boss. So PM nyo lang ako, napagaganda po nito. At para laging kondisyon yung mga alaga nyo, mabilis lumaki yung mga fatteners nyo, magandang maggatas yung mga inahin ninyo, yung mga buntis naman is maayos yung kanilang kondisyon. Lalo ngayon mga boss, napakarami yung nagkokonsulta sa atin na yung mga buntis nilang baboy ay hindi kumakain, nangihina. Sana mga boss, doon tayo sa prevention na side. Itong Wind Dragon Strong Vita mga boss, nasa prevention po ito na side. Sana po ay gamitin ninyo para laging kondisyon yung mga baboy ninyo. Maka-skip sila doon sa pagkakasakit mga boss. Napaka-importante po nito. Ito po ay feed premix mga boss or feed enhancer. So kailangan ito ng ating mga alaga. Inahin man yan, barako man yan, fattener man yan, biik man yan. So mga boss, try ninyo. Salamat po sa inyo. 2,000 years later. Tapos mo nang panoorin ang ating video at gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan at makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video at nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay.